Akala ko ba gusto mo siyang makita? Mayakap. Ayan na siya, Lizeth. Hindi ko pa yata talaga kaya, Bonnie. Paano ko naman gagawin yun? Paano ko naman siya pupuntahan ngayon? Tignan mo naman ang yakapan nila ni Mabel. Ang higpit-higpit. Natatakot ako, Bonnie. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, di ba? Mama, balik na ho tayo doon sa pinanggalingan natin. Round trip ito. Magiging maligaya na ulit kami ng tatay Ronald mo. Yun, nauuwi ka na. Pati nga si Vanessa at Libby, no? Nahanap-hanap ka. Miss ko na namin, anak. Hindi. Hindi muna ako uuwi sa atin. Ayoko pa. Kasi papaluin niyo na naman ako tsaka papagalitan eh. Ayoko na nun! Anak, patawarin mo ko. Alam ko nasaktan kita. Pero hindi ko sinasadya. Ay, maniwala ka sa akin. Patawarin mo ko. Anak, kailangan kita. Kailangan kita, anak. Pati ang tatay mo. Bakit? Ano pang nangyari kay itay? Ate, siguro mas mabuti kung umuwi muna tayo. Hindi maganda dito pag-usapan yan. Charming, nabarin ang tatay mo. Nalumpo na siya ng tuluyan, kaya't mas lalo na tayong hirap na hirap. Ang tay Ronald ko! Kawawa naman ang tay Ronald ko! Charming, umuwi ka na. Dumalaw-dalaw ka na lang dito. Mas kakailanganin ka ng tatay mo. Ito nga, Charming. Diba? Mahal mo ang tay Ronald mo. Okay lang sa akin na umuwi ka muna. Sige, Princess. Uwi na muna ako. Babalikan ko muna ang tay Ronald ko. Salamat, anak. Salamat. Di ba mahal na mahal mo tatay mo? Kaya magtulungan tayong alagaan siya, ha? Kaya litong-lito ako. Dumating na ang kinatatakutan ko. Mabubunyag na ang katotohanan ng hindi totoong de Saavedra si Princess. If that's the case, Tita, hindi pala talaga matatakasin ni Princess ang tunay niyang kapalaran. Mas mabuti ho siguro sabihin natin sa kanya habang maaga. Lalo na po ngayon na may nagbabanta pa sa buhay niyo. Totoo lang, wala naman tayong laban doon sa tunay na pamilya ni Princess, eh. Tama ka. Malalagay lang sa peligro ang lahat ng pinaghihirapan ko. Dahil sa kasalanang nagawa ko. Kailangan ibalik ko na sa tunay niyang ina si Princess. Pero ano ko sasabihin sa kanya? Masakit din yan, ha? Come on, Tita. Don't tell me you care for your feelings. Lalo na ngayon, alam mo, hindi mo naman kadugo si Princess. At sampid lang talaga yung Mabel na yan. I would understand if Kuya Henry is around, pero... Oo nga. Pinakikisamahan ko lang naman talaga ang babaeng yun dahil sa anak ko, eh. Ngayong wala na si Enrico, wala nang magtatanggol sa babaeng yan. Kailangan malaman niya na ang katotohanan.
Ngayon, walang-wala na siyang koneksyon sa akin dahil wala na siyang pinangahawakang asawa o anak. Kumusta ka na? Akala ko hindi na tayo magkikita eh. Okay naman po ako, Tay. Ano pong nangyari sa inyo? Nabaril ako, anak. Nalumpo. Pero di ba, huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, magkasama na ulit tayo ngayon, ha? Makahabang iyakan na naman ito. Nay, pwede po bang patingin natin si Itay sa doktor para malaman natin kung makakalakad pa siya? Tanga! Siyempre, pinatinginan natin yung tatay mo sa doktor. Ang dami kong ang gastos, naubos ang pera ko sa ospital niya. Suko, alam mo ikaw, kung gusto mo talaga makatulong sa tatay mo, magtrabaho ka na lang ulit, na? Sophia! Gusto mo ba magpaluto tayo ng iba? Huwag na po. Ayaw ko po. Sana nandito si Charming. Sabay kaming kumakain. Tapos masaya kami. I miss her, Mommy. I miss Charming. Sana, dito na lang siya patira. Anak, hindi naman pwede yun eh. Eh, syempre, kailangan din niya umuwi, diba? Dibali, sabihin na lang natin sa kanya na bisitahin tayo ulit. Syempre, kailangan din niya makita yung tatay niya, diba? Kita mo naman yung nanay niyo, umiiyak kanina eh. Hindi naman po totoong iyak yun. Lagi na pong sinasaktan si Charming. Kawawa nga po siya. Kawawa naman ang kaibigan ko. Princess. Bakit? Bakit, Ronald, ha? Ano? Alam naman ako magtrabaho. Eh, lucky ako, no? Pero mo, etong kapatid mong tanga, ikaw na inutil, etong anak mong pangit. Bae, hindi pa pwede, hindi ko yata kakayanin. Paano na lang yung mga anak ko? Sophia, alam kong pabigat lang kami sa'yo. Pero ano naman ang alam ni Charming? Batang-bata pa yan, ha? Marami kang hindi alam, Ronald. Nung wala ka, eh, pinasok ko to sa publika. Nakapagdala ng pera rito. Maari ko naman silang tawagan ulit. Ate, di na mapapainagoy mo ulit kay Charming yun. Aba,
Uy, nagsalita yung magaling. Bakit? May trabaho ka, Inoy? Ha? Eh, nisin kong tuloy nga, wala ka eh. Nilibre ka pa ng Bernadette na yun ang pamasahe mo, oh. Sige. Pero inyo, since kayong dalawa, eh, inutil naman kayong dalawa, eto muna si Pangit ang sasalba sa inyo. Nay, magtatrabaho na po ako. Sabihin niyo lang po sa akin. Kahit mahirap, gagawin ko para kay Naitay at Tito Inoy. Mabuti, anak, ha? Pumunta ka sa akin mamaya. Mag-uusap tayo tungkol dyan. May alam akong trabaho na hindi mo kailangan magpanat ng buto. Andito na pala kayo. Tama-tama. May hinanda akong pagkain dyan. Kumain na kayong dalawa. Oh. Saan ba kayo nanggaling at bakit ganyan ang itsura niyan para nakakita ng multo? Pumunta ho kasi kami sa mansyon ng mga Di Saavedra. Gusto niya ho kasing makita yung anak niya. Nakita naman ho niya si Princess, kaya lang kasama yung nanay, si Mabel. Sweet na sweet. O tapos, anak, bakit hindi mo nilapitan eh, anak mo yun? Sana sinabi mo na. Yun ang bala ko, Inay. Kaya lang nung nakita ko silang magkasama, si Mabel tsaka si Princess, parang hindi na sila maghihiwalay. Paano kung hindi alam ni Mabel ang totoo? Paano kung ipagtulakan ako ng anak ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Inay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit kang umiiyak? Anak mo yun. At walang magpapabago nun. Ang dapat kinausap ko na sila. Dapat sinabi mo na sa kanila ang lahat. Hindi ka nagkakaganito. Nay, saan po ako magtatrabaho? Kailan po ako magsisimula? Eh, kung gusto mo, bukas magsimula ka na eh. Tsaka hindi naman talaga trabaho yun eh. Para ka lang naglalaro. Kasama mo pa si Princess. Naglalaro ka na, kasama mo pa yung kaibigan mong mayaman, natutulungan mo pa kami. Po? Mm-hmm. Si Princess? Naku, hindi papayagan ni Mami Mabel yun magtrabaho. Mayaman po sila, hindi po nila problema yung pera. Makinig ka kasi muna, hindi pa ako tapos eh. Ah, ganito yun. Ibabalik kita dun sa mansyon niya. Tapos, mag-aawa-awaan ka lang doon. Magdadrama ka na kunwari, kailangan natin ng pera dahil wala na tayong pambili ng pagkain, pangbayad ng kuryente, tsaka pangbili ng gamot ng tatay mo. Yun lang, mag-aawa-awaan ka lang doon. Nay, hindi ko po kaya magsinungaling. Masama po yun. Anong masama? Halika nga rito. Anong masama? Bakit? Totoo naman ah. Kailangan natin ng pera, di ba? Di ba?
Di ka naman magnanakaw sa kanila eh. Hihingi ka lang ng tulong. Ano? Susunod ka ba sa sinasabi ko sa'yo o sasaktan pa kita? Tay, naman ako. Ano? Tay! Tay, malakit po! Tay, naman ako! Di ka pa ba nagsasawa? Oks mo yung tatay mo na lang kaya sakto ako. Ha? Okay, patayin ko na lang. Tutal naman, wala na siyang silbi. Ano? Nay! Ano? Nay! Nay! Huwag niyo po papunta ng sitay. Maawa po kayo sa kanya. Susundin ko na po yung utos niyo. Oo, oh, yun naman pala eh. Mabuti. Huwag ka na umiyak. Magtatrabaho ka bukas. Sige na. Huwag ka na umiyak. Kailanganin mo yung bukas para meron tayong pera. Sige na. Hoy! Huwag na huwag mo itong masasabi sa tatay mo o sa tito Inoy mo, kundi ikaw lulumpuhin ko. Sige na! Sige na! Nakasikip ka rito! Princess, hayaan mo muna makauwi si Charming sa kanila. Tutan, matagal na naman kayo nagkasama, diba? Tsaka isa pa, pwedeng ako muna ang maging best friend mo. Okay lang ba yun? Okay na okay po. E di, ibig sabihin po, maglalaro po tayo. Siyempre naman, maglalaro tayo. At hindi lang yun. Dahil sa matagal tayong hindi nagkasama, kakain tayo sa labas. Pupunta tayo sa mall. Manunood tayo ng sine. Magsha-shopping tayo. Kasi sobra talaga kitang na-miss at hinding-hindi na talaga tayo maghihiwalay. Promise? Promise. Mama, nandyan ho pala kayo. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yun? Si Princess. Si Princess, baka gusto mong patignan sa doktor, pa-check up mo siya kasi baka mamaya eh kung anong virus o bacteria ang dumapo dyan. Dahil she's been out in the streets, I mean, you know, you never know. Sige ho, Mama. Tatawag po ako sa doktor niya. Magsiset ako ng appointment. Babalitaan ko na lang po kayo. Salamat ho. Pwede bang dito muna ako? Buti naman pinayagan ka ng nanay mo. Ay! Opo, kasi po, iyak nang iyak itong si Charming eh. Miss na miss na daw niya si Princess. Kaya't pagkatapos naming kumain, binihisan ko kagad siya at sinurpresang pupunta kami rito. Diba no, anak? Ah, opo, totoo yun. Charming, kamusta naman yung tatay mo? Okay na ba siya? Siguro, masayang-masaya siya nung nakita ka niya. Buti na pinayagan ka niya pumunta dito ulit. Kasi po, nung nakita sila, naku, iyak sila ng iyak dalawa. Nakakaawa. Para silang, ano, drama sa hapon. Mabuti pa siguro, magmerienda na lang muna kayo. Doris, pagandaan mo silang merienda, ha? Kasi tatawag ako muna yung, ano, yung doktor ni Princess. Princess, bahala ka na sa kanila, ha? Ngayon, pwede ka nang kumain kasi nandiyan na si Charming.
Sige, punta na kayo sa dining. Halika na, halika na. Halika na, Charlie. Kung nang bahala, Doris, ha? Opo, maraming pagkain dyan. Si Mabel? Sandali lang po. Lizette? Sige, ako nang bahala dito. Ano nangyari? Paano mo nalaman ang address ko? Alika, pasok ka. Matagal ko nang alam ang bahay na to. Dahil nandito ang anak ko. Ano? Si Princess. Si Princess ang anak ko, Mabel.